Hi guys. Good afternoon. Good afternoon. So ayan na nandito kami sa aming bahay at wala kami sa labas. Wala kami sa kalsada. Obviously. And sa aming studio ba? Studio-studiohan lang naman yun. Mm-hmm. So, ano so ngayon, ang topic natin ay hindi view, hindi sa pagtatrack. So ngayon, kikilalanin natin kung sino ba si Pinoy Tracker at si Pinay Tracker Alberta. That's correct. Kasi maraming mga nagko-comment dyan, nagtatanong, graduate ba kayo? Bakit kayo naging truck driver? Oh. Ano-ano yung mga naging trabaho nyo dati? Tama. So, yun naman yung pag-uusapan natin ngayon. Para maiba naman, masyado na tayo, baka nagsasawa na kayo sa mga view na pinapakita natin eh. So, kayo sa pag-track namin, lagi na lang yun yung nakikita nyo, di ba? Yung sasakyan, yung kalsada. Yeah. Ngayon, ito, ganito lang, puti. Kaya, di ba? So, unahin muna natin siya. Ako muna magpapakilala. By the way, my name is Gilbert and I am the Pinoy Trucker Alberta at your service. So, yun. Ako po ay Bisaya. Pinanganak po ako sa Hilongos, Leyte. So, shoutout po sa mga taga Hilongos, Leyte. So, mga Bisaya, shoutout din yung tanan. So, yan. Doon ako until high school. And then, a week after ng graduation ng high school, lumipad na ako ng Cavite. So, ayun. Hindi naman kami mayaman. Kaya, bus lang. Hindi lumipad pala. Sinabi ko lumipad, di ba? So, ayan, napunta na ako ng Cavite and then doon ako nag-aral. Dati, gusto ko mag-seaman. Kasi nga, mostly sa mga kamag-anak ko kasi nasa barko eh. Kaya, nag-aral ako for yung mga tinatawag na, ano ba yun? Yung sa engineering ba yan? Mga ganyan. Naloko. Hanggang, gusto ko pa rin, interesado, nagpupursige pa rin ako makapag-barko. Napunta ako sa pagiging, ano, sa HRM. Dahil, nung araw, di ba, yung mga kusinero, yung mga romboy, mga ganyan. Eh, alam naman natin, yun yung starting point para makapagbarko. So, ayun. Nag-aral pala ako dyan sa may Bacoor, Cavite. So, shoutout sa mga taga Cavite. Alam ko marami tayong mga subscriber. Tsaka mad viewers na taga Cavite. So, dyan ako sa may Niog, Bacoor, Cavite. Merong international school dyan sa tapat ng Jollibee noong araw. Nakalimutan ako ng taon yan. Ngayon kasi malaki na yun eh. Ang pangalan ng school is International School of HRM. So, dun po ako. So, kung nanonood man yung mayari ng eskwelan na si Sir Alex Gramay, shout out sa iyo, sir. So, ayan. Yun, habang nag-aaral ako, at the same time, nag-working student din ako. So, nag-Jollibee ako. And then, wala akong masyadong pinapalipas na araw kasi nga, ever since, yung tipong, kumbaga sa akin, I don't want to waste any seconds eh. Ganun ako eh. So, aral, trabaho, ganun. At the same time, tumutulong ako sa pinsang ko na si Kerwell dyan sa may Buhay na Tubig, Barcelona. Sa Imus din to, dito sa Spain ah. Sa Imus lang. Oh, Barcelona kasi yun, di ba? So, ayan, tumutulong ako, nagtitindam ng isda, ng baboy, mga ganun, di ba? So, yun, nakasurvive naman until pagka-graduate ko ng college. Nagtrabaho sa restaurant sa Orchard yung Orchard Gold Course dyan sa may Dasmarinas, Cavite. So nagtrabaho ako dyan, alam niya naman sa Pilipinas, diba, contractual. So 6 months, pero alam ko before nag 6 months nagpunta na ako ng Qatar nun eh, kasi nagkaroon ako ng ito nung time na sa Pilipinas. Kasi ito, marami rin naman nagtatanong eh about dun sa mga pag nag-apply ka ng trabaho. Dito nga lang sa tracking, tatanungin ka, may height limit ba dyan, di ba? So, wala pong ganun. Pero dati, nung tapos yung mga experience, wala po yung ganun. So, anyway, baka lumayo tayo ng topic. So, ayan, natanggap ako, na-interview ako, and then nakapasa. So, yun, napunta nga ako ng Qatar. Ako yung pinakabata nun sa batch namin. Tapos, yung company doon sa Qatar na pinitrabaho ko is Opera Cafe. So, yeah. Shoutout sa mga taga Opera Cafe dyan sa Doha, Qatar. So, minsan nagtatrabaho ko dyan sa may takeaway. May mga taga Opera Cafe. Ay, taga Opera. Taga Qatar kasi binanag-message yun sa atin eh. Oh, so, minsan dyan ako sa may Al-Sad.
Alam niya yan. At nung time na nandyan ako sa Qatar, yung asawa ko naman nasa Bahrain siya, chinat-chat ko siya kasi wala kang mahirap yung internet tong araw eh. Lalo na sa company namin. Sa kanila, medyo okay lang. Kaya para makachat ko siya, kasi long distance relationship kami. So para makachat ko siya, pumupunta ako doon sa may Matarca din. Alam niyo yun, taga-Katarca. So, ayan. Siguro, yun lang muna ang sasabihin ko for my own personal information. And then, Ikaw, ako naman. sa kanya naman. So, hello. Ako po si Joanna, ang Pinoy trucker, Alberta. So, ako po ay Tagalog. Ako po ay taga Cavite. Pero sa Batangas po ako pinanganak. Pinanganak lang, as in literal. Napaanak lang. Parang napaanak lang yung mama ko. Ah, ganun ba yun? Kaya, Totoo pala yun. nandun na sa Batangas kasi sila that time. So, Okay. napaanak lang siya. So, doon ako pinanganak sa Batangas. Tapos, sa Pasig ako lumaki. Tapos, tama ba yun? Sa Yeah. Pasig, tapos lumipat kami sa Cavite. So, Mm. tapos po, ako po ay graduate ng Bachelor of Science in Computer Science. 4-year degree For course po your yun. course, yeah. Sa Cavite Cheers. din po yan. So, shout out sa mga college friends ko dyan. Hindi na tayo nagkikita-kita at alam niyo naman, mahirap umuwi dahil sa Kaya sitwasyon ngayon. So, nung pagka-graduate ko, ang una ko naging trabaho sa Pilipinas ay sa Comelec. Pero months lang yun. Tapos, umano na agad ako sa Bahrain. Parang nag-visit visa ako sa Bahrain kasi may tita ako doon. So, inisponsoran niya ako doon. So, that time, medyo maluwag naman kasi. Tapos, yun nga, maluwag. So, why not? Magtrabaho ka na lang din doon, di ba? So, may nahanap akong employer. Ang una ko na pagtrabakuhan doon ay sa ospital. Sa Al-Noor Specialist Hospital sa Bahrain po. So, sa mga taga-Bahrain dyan, for sure, alam nyo naman kung saan yan. So, shout out sa inyo dyan. Tapos, receptionist po ako doon sa ENT Clinic. I think naka 1 year din ako doon eh. 1 year mahigit. Tapos, umalis ako. So, dati, nagre-release sila. So, pwede kang umalis. Hindi yung, di ba may contract sa di ba, Middle Middle East, East. 2 years, two Yeah. years, ganyan, ganyan. Pero doon, nagre-release naman. So, umalis ako doon, lumipat ako sa hotel, sa Ritz-Carlton Hotel. So, ang naging trabaho ko naman doon is club attendant ako. Tapos, tumagal din ako doon na 2.5 years ata. So, after noon, umalis ulit ako doon. Siyempre, pag hindi ka na masaya, bakit ka mag-i-stay, di ba? So, kailangan mong hanapin kung saan ka magiging masaya, kung saan ka Tama. magiging komportable. Yeah. So, umalis ulit ako doon. Lumipat ako sa ibang hotel. Hotel pa rin. Tapos, ang naging trabaho ko doon is hostess. Hindi po yung hostess. Hostess? Hindi po yung hostess na, yung agugudans, nagsasayaw or something, ah. TikTok dancer yan. Kasi ganun yung term kasi pag lalaki host, 'di ba? Host, Pag yeah. lalaki hostess. Parang siya. Parang Yun receptionist din siya, na parang ikaw yung magwe-welcome sa mga guests or yung mga ganun. So, Oh. yun yung naging trabaho ko doon. Tapos afternoon, yun nga, kinuha na niya ako or hindi naman, yung amo niya. So, kung paano naman kami nakarating sa Canada, na videohan na namin yun, 'di ba? So, sa hindi nakakapanood, ilalagay na lang namin yun diyan. Oh, yung link na yun para Oo, or mapanood niya. yung video na yung thumbnail Ah, okay, diyan yeah. kung paano naman kami nakarating Sa Canada. sa Canada. Oh, yan. So, siguro puputulin muna namin 'to. Ipa-part 2 na lang namin yung kung ano naman yung naging trabaho namin sa Canada at paano kami nag-end up bilang truck drivers. So, ipa-part 2 na lang po natin yun. That's right. Kasi pa, masyado nakahaba yung video eh. Oh. So, ano pa ba? So, sa tingin ko, yun na lang po muna. Yeah. Sana medyo nakilala niyo na kami. Oh, may idea na kayo. Oo, kahit paano. Kasi yung iba kahit pangalan namin hindi alam, di ba? Oh, So, ayun po. tama. So, kami po ang channel po namin ay Pinoy Trucker Alberta. Okay. So, yun. So, huwag niyo po kalimutan dyan.
pagdating ng eleksyon. So sa mga nanonood at hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo dyan. Saka sa mga regular viewers namin. Maraming salamat. Maraming salamat po. Dahil malapit na tayo sa 50,000. Yeah, ano? Yes. Wow. 20 na lang. So, so sa part 2 na po yun, yung paano kami, ano yung mga trabaho namin sa Canada at paano... How we end up being a truck driver. So, yes. So, yun lang. So, guys, so see you on our next video. Bye. Mm-hmm.